What am I working on? Si Seth Brundle ay isang napakatalino at sira-sira na inventor. Sa isang party na ginawa ng kanyang financier, Bartok Industries, para sa press, nakilala ni Brundle si Veronica Cuecot, isang reporter para sa Particle magazine. Inaanyayahan niya itong bumalik sa kanyang apartment kung saan ipinakita niya sa kanya ang kanyang pinakabagong imbensyon na teleporter pod. Isa itong makina na pwede i-teleport ang isang bagay. Napagtanto niya na maaaring ito ang imbensyon ng siglo, at sa mga pagtutol ni Seth, pumunta sa kanyang amo at dating kasintahan, si Status Borens upang kumbinsihin siya na i-publish ang kwento. Si Borens ay hindi interesado, naniniwala siya na ito ay isang magic trick. Dumating si Brundle upang makita siya sa trabaho, at nalulugod siya na ayaw i-publish ni Status ang kwento dahil hindi pa handang isa-publiko ang kanyang mga telepod. Si Veronica ay nagtatapos sa paggugol na maraming oras sa apartment ni Seth habang siya ay nagtatrabaho, at ang dalawa ay mas naaakit sa isa't isa. Sinubukan niyang ipadala ang babon sa pamamagitan ng mga telepod, ngunit ito ay natunaw at namatay. Naglagay si Seth ng pangalawang babon sa pamamagitan ng mga telepod, at sa pagkakataong ito ang babon ay dumaan ng hindi nasaktan. Habang naghahanda silang magdiwang, nakita ni Veronica ang isang pakete mula kay Status. Sa loob ay isang disenyo para sa isang cover story kay Seth. Tumakbo siya pabalik sa kanyang opisina upang pigilan siya sa pag-publish ng wala sa panahon. Nainiwan si Seth na mag-isa na nagdiwang. Nalasing siya at nakumbinsi na ipinagpatuloy ni Veronica ang kanyang relasyon kay Status. Nagpa siya siyang i-teleport ang kanyang sarili bilang isang paraan upang magalit si Veronica. Gayunpaman, ang isang langaw ay hindi sinasadyang nakapasok sa telepod kasama niya. Nag-teleport siya sa kabilang pod at lumabas siya na parang normal. Si Veronica ay bumalik sa kanya ng gabing iyon at sila ay nagkasundo, ngunit pagkatapos niya sa mga telepod ay nagsimulang magpakita ng ilang kakaibang epekto. Nagsisimulang tumubo ang makapal at magaspang na buhok sa kanyang likod. Siya ay nagkakaroon ng matinding pananabik sa asukal. Ang kanyang katawan ay nagkaroon ng halos agad-agad na mas atletikong pangangatawan. At ang kanyang sexual na tibay ay tila walang katapusan. Ang pagtatalik lamang ay nagsimulang mapagod si Veronica. Biglang naniwala si Seth na dapat mismong dumaan sa teleportation si Veronica, marahil sa hangarin na gawin siyang kasing lakas ng kanyang sarili. Tumanggi si Veronica, at sa isang bigla ang pagsabog ng hindi karaniwang galit ni Seth. Umalis si Seth para maghanap ng babaeng makakasabay niya. Sa isang mapusok na bar, nakilala niya ang isang babaeng nagngangalang Tony. Nabuli siya nang nasa likod niya at hinamon niya ito sa wrestling arm. At nakipagbuno siya upang makipagkompetensya kung sino ang makakapag-uwi sa kanya. Nanalo si Seth sa pamamagitan ng pagbali sa braso ng kausap gamit ang kanyang superhuman strength. Naabutan sila ni Veronica, kasama ang babae mula sa bar. Hinarap ni Veronica si Seth tungkol sa mga pagbabagong nakita niya sa kanya. Hindi lamang ang kanyang likod ay tumutubo ng mas maraming buhok, at ang kanyang mukha ay nagbabago rin. Pinasuri ni Veronica ang buhok sa kanyang likod at sinabi niya na ito ay buhok ng isang insekto at siya ay may sakit. Nagalit si Seth at pinalayas niya si Veronica sa apartment. Ang mga proseso ng kanyang pag-iisip at ugali ay nagbago at hindi na makatwiran. Sa banyo, napansin ni Seth ang mas matinding pagbabago sa kanyang sarili. Nalalagas ang kanyang mga kuko at may likido na tumutulo sa kanyang mga daliri. Mas dumami ang paltos ng mukha niya at tumutubo pa doon ang makapal na buhok. Naalala niya ang sinabi ni Veronica. Sinuri niya ang talaan ng kanyang teleportation at sinabi sa kanya ng kanyang computer na mayroong isang pangalawang elemento sa pod kasama niya na kinikilala niya bilang isang langaw. Tinanong niya ang computer kung ano ang nangyari sa langaw. Sinabi nito sa kanya na siya at ang langaw ay pinagsama-sama sa isang solong organismo sa isang genetic at molecular na antas. Sa madaling salita sila ang nag-instant fusion o naging iisa. Lumipas ang isang buwan kung saan hindi nagkikita. Tumawag si Seth kay Veronica at hiniling na makita siya. Pagdating ni Veronica, nakita niya na natatakot siya at labis na lumalala. Pumunta si Veronica kay Status, umaasang makahanap ng paraan para matulungan si Seth. Binalaan niya ito na huwag bumalik sa kanya na natatakot na mahawa, ngunit pagkatapos ay hiniling niya na magpatuloy at bisitahin siya muli upang i-dokumento kung ano ang nangyayari, upang makita at makahanap ng paraan si Status upang tumulong. Bumalik siya sa apartment ni Seth nang nakita siyang gumagapang sa mga dingding at kisame dahil napagtanto niya ngayon kung ano ang nangyayari. Siya ay nagiging isang human-fly hybrid na tinatawag niyang Brundlefly at gusto niyang i-dokumento ni Veronica ang kanyang metamorphosis.
Nag-record siya ng isang video kung saan ipinakita ni Brundle ang kanyang mga bagong gawi sa pagkain at dinala ito kay Status na pinapanood ito ng may takot. Pagkatapos ay ginulat pa ni Veronica si Status sa pagsasabi sa kanya na buntis siya sa anak ni Seth. Hinihikayat siya ni Status na kausapin si Seth bago ipalaglag ang sanggol. Nang makita siya muli, mas lalo siyang nasira. Hindi na siya nagsusuot ng damit na mamaga at bukol-bukol na ang kanyang balat at marami pang parte ng kanyang katawan ang nalaglag at halos hindi na siya katulad ng dati niyang pagkatao. Itinatago niya ang mga natanggal na bahagi sa isang cabinet, tinawag itong The Brundle Museum of Natural History. Binalaan niya si Veronica na huwag nang bumalik. Dahil nangingibabaw na ang fly instincts niya at hindi niya mapigilan ang sarili na saktan siya. Umalis siya nang hindi sinasabi sa kanya na siya ay buntis at hiniling kay Status na dalhin siya sa isang doktor para sa agarang pagpapalaglag. Narinig ni Seth ang kanilang pag-uusap at sinundan sila sa opisina ng doktor kung saan siya kinidnap at dinala pa uwi, hinihiling sa kanya na magkaroon ng sanggol dahil maaaring ito na lamang ang natitira sa kanyang katauhan. Masyadong natakot si Veronica, iniisip na may kung anong halimaw na tumutubo sa loob niya. Sinundan sila ni Status sa apartment ni Seth, armado ng shotgun, ngunit tumalon si Seth pababa mula sa bubong, nagulat si Status. Nang makita na babarilin siya, ipinagtanggol ni Seth ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsusuka ng kanyang digestive enzyme sa kaliwang kamay at kanang paa ni Status na natunaw ang parehong mga appendage at ipinadala si Status sa isang estado ng semi-conscious shock. Masusuka na sana siya sa mukha ni Status na tila ipaghahain siya ng pagkain, nang mamagitan si Veronica na huwag ituloy na tapusin si Status. Hinayaan ni Seth na mabuhay si Status, ngunit humingi ng tulong kay Veronica para maging tao siyang muli. Nang hilingin niya sa kanya na magpaliwanag, ipinakita niya sa kanya ang planong ginawa niya, gusto niyang gamitin muli ang mga teleport bilang gene splicer, gamit ang mga ito para pagsamahin ang sarili kay Veronica, at ang kanilang hindi pa isinisilang na anak sa pag-asang ang kanyang hindi na bahira na sangkatauhan ay magiging sapat na upang ihinto ang metamorphosis. Nagpupumigla si Veronica na huwag siyang dalhin sa teleport, ngunit pinilit siya ni Seth na nagsasabing, "We'll be the ultimate family." Habang nagkukumilit siyang kumawala sa pagkakahawak ni Seth, aksidente niyang natanggal ang panga nito, na nagpasiklab sa mga huling yugto ng pagbabago ni Seth. Ngayon ganap na transformed Brundle Fly si Seth. Itinulak niya si Veronica sa isang pod, ini-activate ang computer at pumasok sa isang teleport. Habang tumatagal ang countdown sa teleportation, natauhan ang sugatang si Status. Sa kaunting pagsisikap, ginamit niya ang kanyang shotgun para punan ang mga cable na nagkokonekta sa teleport ni Veronica sa computer, pinipilit itong offline at tinitiyak ang kaligtasan ni Veronica. Dinurog ni Brundle Fly ang pinto sa teleport nito at sinubukang tumakas. Ngunit ang teleportation sequence ay nagsisimula habang ito ay nasa kalahati ng labas ng teleport. Sa isang iglap, ang isang seksyon ng teleport ay dinadala sa ikatlong pod na may Brundle Fly na nagdulot ng shower ng mga spark. Nagawa ni Status na gumapang papunta sa pod ni Veronica at pinalabas siya. Ang computer ay pinagsama ang Brundle Fly sa seksyon ng teleport na kinuha nito. Bumukas ang resibang pod door at bumagsak si Brundle Fly sa sahig. Gumapang si Brundle Fly patungo kay Veronica na armado ng shotgun ni Status. Sa halip na subukang saktan siya, gayunpaman, gumamit ng claw si Brundle Fly para itutok ang baril sa sarili nitong ulo, tahimik na hinihiling kay Veronica na wakasan ang buhay nito. Sa una ay hindi niya magawa, ngunit nang makitang ang nilalang na dati niyang kasintahan ay may kahindik-hindik na anyo at sa matinding sakit nakakuha siya ng sapat na lakas upang hilahin ang gatilyo. At pinasabog ang ulo ni Brundle Fly.